Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, July 2024, Kaperahan. No? Maraming salamat po na sa akong subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome po sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comments sa hashtag kayo is oh my god, resonate, keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan, pati pangalan nyo binabasa ko, makuha ko lang yung energy mo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Nagwawala naman to, ano mo? Here you go. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, all the details po, no? Tingnan natin. Para kay Virgo. Maaring nangyari, nangyayari, o mangyayari pa lang. Tandaan niyo po, this is a general reading. Okay? Hindi niyo ito energy lang, no? Para kay Virgo. Kaperahan, July. Ang dami yun. Tingnan natin. Isa-isahin natin. Ang dami naman lumabas sa'yo. Sabi, nagreklamo si ate eh, no? Ang dami naman lumabas sa'yo. Sabi, ganun eh. Okay, the turkey. Someone is behaving stupidly. Sino yun? Okay. Ingat, ingat. Baka ikaw to, ingat ka, don't being stupid. And the valley, deep personal strength and peace that assure success. Yan. Palagi ka lang dapat always peace, Virgo, no? Peace ka lang. Palaging think positive yan. Sa lahat ng pagsubok na darating sa'yo, may pag-asa. Lakasan mo lang loob mo that assure a success. Okay? Wow. Wow, red. Sorrow over loss. Sorry ah. Sorry talaga. Eh, nakuha ko eh. Throne. Position of authority. Okay, iba sa inyo. Siguro, nandito na kayo sa party ng buhay nyo na may ginagawa na kayo na own business. You are now na boss. Kanya, may bago na kayong trabaho. May mga pinagkakaperahan na kayo. May mga ginagawa na kayo. Mga decisions in life, parang you're an emperor, yan, yan, you're an authority, yan ang nakita ko sa'yo, no, tingnan mo, diba, throne yan, andyan na yung iyong position, no, andyan ka na, in a success throne, okay, the basket, wow, recognition, reward for merit, yan, yan, mukhang mag-harvest ka na, or isa sa time na rin na mag-harvest, no, sa nakita ko to, may mga fruit of flavor. Yan, may mga darating na masaganang buhay, masaganang success, as in. Yan, the basket. And sabi ko sa iyo eh, we have the sunrise. New creative ideas, new venture, a fresh start. Yan, iba ka dito, baka mag-umpisa na kayo ng inyong sariling business. No, sa nakita ko dito. Yan na siguro ang inyong destination, no? Go-go lang kayo dyan, no? The will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Okay, yan. Huwag kayong masyadong, kailangan always kayong focus sa mga plano, be careful, tsaka, yun nga, yung, kasi pagiging indecisiveness mo, parang, hindi nyo parang, isip ka lang ng isip, aimless lang. Parang, nagsasayang ka lang ng oras, di ba? Kailangan itong will mo, patakbuhin mo siya, pagulungin mo siya. Di ba? Yan. We have the hat, you will be playing a different role. Okay, iba siguro sa inyo, yung mga hindi nyo ginagawa in the past, mga nakaraan sa buhay nyo, mga nakaraan taon nyo, gagawin nyo ngayon. This time. No? Yan. Kung nakita mo ito, there's a sun. Diba? Ibig sabihin, may bago ka nang gagawin na situation sa buhay mo na may pag-asa. Na may magandang magiging kalalabasan. Kaya itong will na to, paikutin mo siya, ha? Sa nakita ko dito. Eto kailangan sa'yo. Yang the sun and the fruit of labor. Okay? Yan ang kailangan mo. Kailangan mo mag-harvest. Yan, kailangan mong kuhanin ang iyong reward.
Diba? Okay, very good. Good, good card. No? Yes, we have the confession. Release judgment about yourself. Tandaan mo, lahat kaya mo. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. And focus on the love and light that is within everyone. Yan. Mapagmahal naman kayo mga Virgo eh. Yun na nakita ko palagi sa inyo. Talagang, nakita mo to, lotus to kasi eh. The lotus and then there's ano to yung parang light. Yan. Magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng sigla, lucky. Lotus kasi is a blossom, parang sakura. Ganyan. Magkakaroon ng maraming ideas, mairi-release mo na yung sarili mo, no? Dito, sa pagiging stuck, no? Yan ang nakita ko dito. Kung na-stuck ka noon, ngayon, hindi na, no? Ikaw ay bubusila at something ganun. Ang hirap mag-explain eh, no? Ang tamad mo ate mag-explain. No, syempre, medyo tamad lang. Okay, sacred space, create an altar. Okay. Sabi ko na ba ito sa inyo? Mag-create kayo ng altar or visit a power place to connect with the divine. Yan. Kung kailangan meron kayong altar, ito tulad ko. Yan. Create ko lang to. Tapos dun kayo palagi mag-meditate, mag-thank you. Kahit maliit na achievement, mag-thank you kayo. Hingi kayo ng tulong. Yung parang ikaw at saka si divine lang ang mag-uusap. Pag malungkot ka, pag masaya ka, yan. Mag-create kayo ng altar, no? Alam ko naman lahat kayo may altar kayo. Oo, alam nyo lahat kayo may altar kayo. Ang tanong, ginagamit nyo ba? Baka inaanan nyo lang, dinadaanan nyo lang, ganyan. Hindi kayo nagtatayo ng mga kandila. O kaya, kung hindi wala kayong ganun, visit yung mga ano, yung mga divine, yung mga power place. Kasi sa Japan maraming ganun eh. O yung mga ano, yung mga may mga Buddha, 'di ba? Yung mga pwedeng simbahan, ayan, simbahan. Pinaka power place 'yan, 'di ba? The art, express yourself through creative activities. Yan. Yun daw, create yourself in that ano. Kasi diyan mo makikita yung talent mo. Ilabas mo who are you? Ilabas mo yung galing mo. Ilabas mo yung creation mo. Yan nakita ko dito. Ito ang dami nito eh, no? Timing, it's all in the timing right now. This is the time. And syempre, don't waste time. This sinasabi na, pull another card to see if you need to do it now. Wait a while or make a different decision. Ano yun? Takot ako. Yan. Kung hindi pa, kumbaga, yun nga, sabi nga dito, make a different decision. Maghintay ka kapag in that time, hindi yun para sa'yo, edi another na naman. Mag-change ka na decision sa buhay, if you want, diba? The future, plan for the future while living in the present. You are always supported by spirit. Your psychic abilities can bring your prosperity. Use your own intuition, listen to your inner voice. Tandaan mo, ginaguide ka ng guidance mo, no? Sa nakita ko dito. And then, kailangan mo daw mag-think for the future. Well, alam ko naman lahat kayo, you're thinking from the future. Think for the future while kayo ginagawa nyo yung present, no? And offering. You will be offered a new position. Oh my God, mukhang may mag-aangat ang position dito. Or yun nga, baka iba dito is magtatayo ka ng business. Kumbaga magkakaroon ng high level up. Magkaka-level up, kumbaga, no? Or investment opportunity. Yan, may offering sa pala sa'yo eh. Think about it and research it carefully before accepting. Yan. May mag-offer or maybe iba dito ginagawa na. Before you take it action, kailangan mo munang isipin maigi. Okay? Kung ano yung magiging kalalabasan, after 2 years, ano magiging mangyari, kapag ganito, ano dapat gawin. Yung mga ganun. No? Adventure, you make an exciting work move that could take you outdoor or on a trip. Baka may bay trip kayo, no? You will need to climb steadily to reach your financial goal. Ayan, kailangan kayo daw maging, ano, adventurous. Ano, pala yun, sumubok ng sumubok, no? Sumubok ng sumubok na iba't ibang paraan, iba't ibang experience. Ayan, yung sinasabi dito, no? Alam mo, maganda naman yung ano mo, maganda yung card mo. Yung mga hindi nyo pa natatry-try nyo, baka nahandoon ang swerte nyo. Yan, may offering na magagaling, may offer na
Baka iba dito na receive na tong offer na to, pero may offer daw na darating. Para po kay Virgo, July 2024. Kamusta po yung kaperahan niya? Kamusta po yung kaperahan niya? July 2024. Ano ba ito? Nagwawala. Thank you. Nahulog. Nahulog. Wow! Ano mo? The Wheel of Fortune! Congrats! Okay. Kaperahan mo this, ano, July, yes. There's a new direction. The luck is in your side. Okay? O, diba? Sabi ko sa'yo eh, the Ace of Swords. Talagang nandito na kayo sa part ng buhay nyo na ano, na nag-i-start na kayo sa buhay nyo. You know, you look to the future. Three of coin. May mag-o-offer talaga sa inyo. Maybe this is a business, partnership, o baka ginagawa nyo to. Lakasan nyo lang yung loob nyo, no? With the Nine of Cups, the Two of Coin, and the Nine of Swords. Yan ang nakikita ko dito sa'yo. Yan, may mga magaganap na mangyari, no? Na hindi mo aasahan. Baka may, baka ano ah. Pero magkakaroon kayo ng mga option ah. Ano, wish will come true. Yan o, lakas ng loob, may mag-o-offer sa iyo, or may collaboration ako nakikita, the luck, victory and success, and your look to the future, na handun na rin ikaw sa sitwasyon, na naging strong ka na, handun na yung lakas ng loob mo with the strength, and nalibuhin mo naman, nilet go mo na yung ano eh, yung nakaraan. Kasi inda pa, sobrang, sobrang pagod, at sobrang hirap na nangyari sa iyo, no? Yan. Pero you need to try to make it balance yung mga situation na darating sa buhay mo. Ha? Nakita ko naman na kaya mo gawin. Iba dito may anak, no? May mga ibang hayop. Wish will come true. Darating yung ano nyo. Wish come true nyo. Oh, ang ganda naman ng card mo. Baka bigla may makapag-communicate sa'yo. Pag-isipan mo maigi ha kung ano man yun na. May darating na opportunity ha. Tama, ang ganda oh. Ganda, di ba? Yan na, congratulations as in darating na ang iyong victory and success. July is a beginning of your new journey, of your new energy. Kung ano may mga ideas na gusto mong gawin, project, creative, developing skill, kung ano man 'yon, you need to pursue. Kasi the success, the luck is in your side. There's a good karma, good fortune, good cycle. Nakikita ko dito na you need to chase your dream. Focus and take it action. Nakita ko naman dito na nag-iipon na kayo ng money. At meron na kayong objective or meron na kayong layunin kung saan ang inyong patungo. No? Nakita ko rin yung pagiging matulungin nyo. Satisfaction, success, wish come true, material success, satisfied in what you have, ay nakita ko dito, emotional fulfillment, prosperity, positive outcome, reward, yan. And syempre, huwag nyong kakalimutan ang gratitude, pasasalamat, malaki man o maliit ang darating, yan. This July may mga gagawin kayong project, ang nakikita ko. Kung ano man project yan, it will success. Congratulations, Virgo. Arigato. Namaste. God bless. Bye.